Tayo po natin dumalain mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa mga banal sa iyong pangalan namin, pinagmamahal, pinagmamahal, maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay na gumula sa iyo. At sa pagkakataon, binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, mga Panginoon, sa buong araw at maraming bago po lahat. Sa pangdalangin ng aming iginagalang minamalipang Lista Wilde Estrada Almeida, ayon po mami naman na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami supuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa Panginoon. Huwag mo naman tingnamin ang pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, sa pag-aaral ng salita, langisan mo iyong mga salita, patabang lingkod sa gana ng akin, wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, huwag gamitin mo dalawang papapalang espiritual sa aking mga minagkapatid sa dato. Lakong ito lang ang aking mami na mga bibisita. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng pag-aalinsangan, we commit cast out in the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po nang nagagalak po, malakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At alam natin na talagang medyo maalinsangan. Amen. 38 ang ating heat index ngayon. Amen. At we expect more. At sabi nga ng mga narinig nating mga Kristiyano, eh kung dito lang mga minamahal, eh ganitong init ay hindi mo matiis. Amen. Eh di lalo ka talaga magpakainit dahil doon sa impyerno, kapag hindi tayo naligtas, mga minamahal, eh mas mainit doon. Amen. Amen. So kapag nararamdaman natin ang ganitong mga alinsangan, mga minamahal, yan ay nagsasabi sa atin, nagmemensahe sa atin na sinasabi yan, lalo tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. A pleasant afternoon po sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito'y pinanguna po natin pong iginagalang minamalabang lista, Timbalog de Evangelist Welde Estrada Almeida, sa ating pong mga beloved brethren. At kayo po mga minamahal ay magpatuloy sa ating mga beloved viewers. Magpatuloy po kayo hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain upang kayo po ay lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng hindi masyadong naiinitan, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Sapagkat kapag tayo nagpatalo sa ating pong mainit mga minamahal, aantukin tayo. Amen. At kapag inantok tayo, masasayang yung ating oras. Amen. Siyempre, aantukin ka, hindi ka na makikinig sa salita ng Diyos. Hindi mo na maintindihan dahil tatlo na yung tingin mo sa akin. Aantukin ka na. Amen? At yan ang gusto ng Diablo. Amen? Pero ang mga matatalinong Kristiyano, kapag inaantok, lalong nagsusumikap magising upang mapakinggan lahat ng salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating mga evangelist Wilde Estrada Almeida, sa kanilang pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating mga beloved workers. Good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo na po, mga minakunin na po natin ating po mga Biblia, ating po mga kwaderno at ballpen, ating itala yung ating pag-uusapan mga talata sa araw na ito. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, ang kabanata ay 5 talata ay 9 hanggang 10. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, ang kabanata ay 5, ang talata ay 9 hanggang 10. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na namatay dahil sa atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mga buhay tayong kasama niya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Amen. Praise the Lord. At yan po, mga minamahal, ay talata na nais ng Diyos, malaman ng mga anak ng Diyos. Amen. Atin muna ang pamagatan ng ating pong pag-aaralan, reserve to be blessed. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Wala dito mga minamahal ang Kristiyano na itinalaga sa impyerno. Amen. Tayo mga minamahal tinawag upang makasama ng Diyos doon sa kalangitan. But the point there mga minamahal, ang maaring mag-isip ang ilan, paano kaya ako masasabing itinalaga sa pagkaligtas? Paano ko itinalaga na ako'y pagpalain? Eh, sa totoo lang, makasalanan ako, sinungaling ako. Amen? Sometimes, nagagawa pa rin ako ng imperfection because sometimes tayo pong mga minamahal na nakakapag-isip ng mga bagay na makamundo. Amen? Amen? At kuminsan nga, kapag may preaching, inaantok ako. Minsan nga, kapag hindi ako dumadalo. Amen? Pero parati tayong nire-remind ng Diyos na ang bawat isa mga minamahal, we were reserved to obtain salvation through Jesus Christ. Amen? Pakatandaan po natin mga minamahal na there is only one way and that is Jesus. Na kapag ating tinanggap ang ating mahal na Panginoong Jesus, ang sabi ng Biblia mga minamahal, reserbado ka na. Amen? Ikaw ay inihanda na ng Diyos, naka-reserve ka na para pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Paano yung aking mga mahal sa buhay na hindi pa naglilingkod? Paano yung aking mga magulang na hanggang ngayon nagmamatigas? Amen. In His time, lahat po yan mga minamahal. Amen. Lahat po mga minamahal ay inilalagay natin sa kamay at desisyon ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin ay pagtiwalaan natin ang plano ng Diyos. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, may kakayahan ng Diyos na baguhin ang iyong damdamin, baguhin ang iyong isipan. Amen. At ito'y maghanap mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Atin munang basahin, mga minamahal, dito sa Aklat ng Gawa, Kabanata 16, Talata ay 14. Amen. From the book of Acts, chapter 16, verse 14. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 16, ang talata po ay 14. Ganito po ang sinasabi. At isang babaeng nagngangalang Lydia na mga ngalakal ng kayong kulay ube na taga bayan ng Thyatira, isang masipag sa kabanalan ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinasalita ni Pablo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Yung palagpak ninyo ay talagang palagpak ng aiditan talaga. Amen? Pero alam po ninyo, mga minamahal, lately, kadarating ko lang kagabi, ako po ay galing sa bansang Germany. At isang linggo lang naman doon. Amen? Dahil sa aming trabaho. Doon, mga minamahal, sila po'y namumroblema dahil sa sobrang lamig. Nag-i-snow. At talagang makikita mo, mga minamahal, kung gaano hirap ang mga tao, kumilos, pagtrabaho, and everything. At sabi nila, they really wanted to visit tropical regions. Isa yan ay ang Pilipinas. Gusto nilang pumunta dito. At nang sila po, mga minamahal, sila po'y mainitan, mga minamahal. Tinan niyo mga minamahal kung paano ang tao. Tayo na nandito na mainita, ayaw natin dito, gusto natin sa lamig. Amen. Pero sila naman na nasa lamig, gusto nila sa init. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, kaya meron tayo, mayroong talata ang Biblia na makontento ka kung anong meron ka. Lahat dapat ipagpasalamat natin sa mahal na Panginoon. Amen. Bagay na meron tayo, kinaiinggitan ng iba. Amen. Amen. Kaya tayo mga minamahal, sometimes maaring ang ilan mga minamahal, bayan ang init. Amen. Grabe. Pero tandaan niyo mga minamahal, mainit nga, pero damang-dama mo naman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Doon mga minamahal, ang lamig. Paglabas mo naman, itapon mo ang tubig sa ere. Pagbaba niyan mga minamahal, snow. Amen. Ganun kalamig doon, mga, para kang namumuhay sa loob ng freezer. Pero sabi nga mga minamahal, lahat ng bagay, anuman ang sitwasyon meron tayo, ipagpasalamat natin sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng talata, maging ikaw ay tulog o gising man, dahil inihanda ka na ng Diyos sa pagkaligtas, sa pagtanggap ng pagpapala,
tatanggapin natin ang mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa talatang ating nabasa, isang tao, sa totoo lang, in our normal knowledge and whatever na inabot natin ng mga napag-aralan, sometimes, bagamat naririnig na natin ang salita, hindi pa natin maunawaan. Nakita na natin ang himala, hindi pa rin natin ma-appreciate. Nakita niyo yung mga himala na papakinggan natin, COVID-19, hindi nagpa-doktor, ang ginawa lang mga minamahal, nagpuri sa Diyos, buhay pa rin. Yung mga nagpapa-doktor, nagbabayad ng milyon para lang matanggap sa mga mamahaling mga ospital, patay pa rin. Pero sa atin, parang baliwala yan. Amen? Kasi hindi pa natin naunawaan. Amen? Pero ang Diyos ay may kakayahan magpaunawa. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa talatang ating nabasa, ang babaeng nagngangalang Lydia na ng mga ngalakal ng kayong kulay ube na taga bayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Kung hindi buksan ng Diyos ang iyong mga puso sa oras na ito, hindi niyo maunawaan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ka magiging magalaking Kristiyano despite kumikilos ang banal na presensya ng Diyos. Noong tayo umawit kanina, ikaw wala kang ginawa kundi mag-complain, ang init naman. Gutom na ako. Amen? Kasi hindi natin dinidesire ang spiritual blessing. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, we have all the time na to eat whatever we want because we are already blessed. Pero meron tayong lahat ng oras, 24 hours a day. Meron tayo, sometimes tayo mga minamahal, bumibili. Anytime, anything. We have that. Sabi nga nang napag-aralan natin ng overnight, we have that authority. Amen. Lahat ng nag-overnight, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, we have all those time, those blessing na meron tayo. But, sabi ng Biblia, nasain mo ang pagpapalang espiritual. Yung maunawaan mo na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw pa rin pala'y pinagpala ng Diyos. Na maunawaan mo na sa kabila ng yung lumuluhang mga mata, alam mo pala na ito'y may nais iparating sa iyo ang ating mahal na Panginoon. That is spiritual blessing. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi yan ibinibigay sa lahat. Amen. Amen. Yaon lamang nagdi-desire matanggap yan. Kung ikaw ay dumating dito kanina, ang desire mo ay maging pagpalain ka spiritually, sigurado ko yan, magsimula pa lamang tayo ng ating pagpupuri. Damang-dama mo na ang banal na presensya ng Diyos. Pero kung dumating ka dito, mga minamahal, just for nothing. Dumating ka dito, mga minamahal, dahil Linggo. Dumating ka dito dahil ang sabi ng nanay mo, dalo tayo. And not for anything else, doon ka magkakaproblema, mga minamahal. Aantukin ka, mababagot ka sa oras, ang tagal ni Brother Joben, ang tagal naman ang banal na gawain. Amen? Because you are not spiritually blessed. Pero sa mga Kristiyanong spiritual blessed, maniwala kayo sa akin. Ang ilan hindi pa kumain mula pagkagabi dahil fasting sila. Pero hanggang ngayon, mga minamahal, hindi pa rin nila nararamdaman ang kanilang gutom. Bakit? Spiritually blessed. Pinagpala ang ating mga minamahal na mga kapatid. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang isang spiritually blessed, mga minamahal, anuman sitwasyon dumating sa kanya, hindi pwedeng palitan ito ng anumang kasinungalingan. Amen. Amen. Lahat ng spiritually blessed, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, let us check ourselves. Atin basahin itong talatang ito. Juan, ang kabanata ay 9, talata ay 23 hanggang 25. Amen. Aklat po ng Juan, kabanata ay 9, talata ay 23 hanggang 25. Kaya't sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may gulang na, tanungin siya. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag. At sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos,
nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ako. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan mga minamahal. Amen? Alam po ninyo mga minamahal, sa ating ginagawa araw-araw, maraming tayong nakukuhang mga reaction from other people. Amen? Merong iba, mga minamahal, nakabarong ka na nakabarong, wala ka naman nangyayari dyan. Amen? Dumadalo ka, Miyerkules, Biyernes, Linggo, wala naman nangyayari dyan. Amen? Bakit ang bahay mo pa rin ngayon, kubo? Bakit naghihirap ka pa rin ngayon? Sa tingin ng mga tao, mga minamahal, they might say, hindi ka pinagpala. Amen? Kaya nga meron tayong awitin, mga whose report should I believe? Diba? Kaninang report ba ang gusto kong paniwalaan? Yung sinasabi ba ng mga tao o ang sinasabi ng Diyos? Sinasabi ng mga tao, hindi ka pinagpala. Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, mula kaninang mula ka gumising, pinagpala ka ng ating mga kamay. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bakit? Ang ilan, mga minamahal, ni makahinga ngayon, nahirap ang huminga, binabayaran nila ang hangin, oxygen para lang dumagtong ang kanilang buhay. Pero ikaw, malayang-malaya ka ngayon. Amen. Free na free. Ang iyong paghinga, libre ang hangin, taglay mong kalakasan, taglay mo ang halaga na ikaw ay nakapagpamasay, mga minamahal, nakadamit ka ng maayos, at nakakangiti ka pa rin dahil sa bagamat may problema, dumating ka dito, dama mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. That is a blessing. But people around us might say, hindi ka pinagpala. Sasabihin ng ating isipan, may nagsasabi, bumubulong ang Diablo, matulog ka na. Walang silbi ang sinasabi ng preacher niyo, ni Brother Joven. Amen. Walang silbi ang sinasabi ng pastor mo, ang ordained preacher mo. Sinasabi ng Diablo yon. Pero ang isang tao pinagpala, dito sa talatang ating nabasa, ang sabi nila, pinagpalang bulag. Grabe ha, natanggap niya yung himala galing sa mahal na Panginoon. Siya mismo ang makapagsabi. Sabi niya, kaya't sinabi sa kanyang mga magulang na, ang sabi niya, sabi mo yan, na siya ay nagsisinungaling lang. Pero sabi ng kanyang mga magulang, siya ay may gulang na, tanungin siya. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag. Dati bulag siya. Amen. Pero pinagaling ng maalapay noon. Amen. Pinagaling siya na talagang tanggap niya ang himala, mga minamahal. At sinabi sa kanya, luwalatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Sabi niya, sabihin mo totoo, hindi ka pinagpala talaga. Hindi ang Diyos ang nagpagaling sa iyo. Amen. Ini-inject sa mind ng isang taong pinagpala, mga minamahal, hindi siyang Diyos ang pinagpala sa iyo. Amen? Pero ang sabi ng tao, mga minamahal, na tumanggap ng pagpapala, lahat po muna na tumanggap ng himala, humalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sumagot nga siya. Sabi niya, kung siya'y makasalanan, ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagamat ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ako. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabihin man ng ilang tao, mga minamahal, walang silbi yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang silbi, walang silbi yan na pumunta ka dyan, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Walang silbi yan na ikaw ay palakpak na palakpak. Amen? Ang isang taong pinagpala, sasabihin niya, kung yan sasabihin niyo, mata niyo, walang silbi, ang sinasabi ko sa inyo ngayon, nung ako'y pumalakpak, sinamba ang pangalan ng Diyos, walang iba ang aking mahal na Panginoong Hesus. Nung ako'y umawit sa Kanya, ang aking karamdamang cancer pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang aking COVID-19 pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung aking mga masamang pag-ugali, binago ng mahal na Panginoon. Dati walang silbi ang aking buhay, binago ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man ang sabihin ng maraming tao, mga minamahal, para sirain ang iyong pananampalataya, ang sinasabi ng talata, sa totoong tumanggap ng himala, kailanman hindi sila pwedeng dayain. Amen. Amen. Kaya hindi ka dapat nababagot, bagamat malinsangan, bagamat ikaw ay inantok, sinisikap mong magising,
Bagamat ikaw ay gustong-gusto mong kumain, tinitiis mo hanggang sa matapos ang banal na gawain. Bakit? Alam mo na ang Diyos ang nagpapala sa iyo. Palapagan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Sabi ng aklat ng Exodus, Kabanata 3, talata 13 hanggang 14. Amen. Dito po sa aklat ng Exodus, Kabanata 3, ang talata 13 hanggang 14. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ko sa inyo ni ako nga. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Alam ninyo, mga minamahal, yung palakpak pa lang, ramdam mo na inaantok ang Kristiyano. Amen. Bakit kasi kailangan tayo magpalakpak? Unang-una, siyempre, papurihan ng Diyos. Amen. And the second thing is, masigurado ng mga nangangaral, na nagsishare ng salita ng malapay noon, na nakikinig ang kanyang mga pinapangaralan. Amen. Amen. Ang mga Kristiyanong pagod ng pumalakpak, sabi ng beloved assistant pastor, ang unang magre-reflect na ikaw ay hindi pinagpala at hindi ka talaga nakakatanggap ng mga blessing sa oras na ito ay yung napakabigat ng iyong kamay para ipalakpak sa mahal na Panginoon. Amen? Tutubuhin mo, minamahal. Kapag inaantok ka, man, ayaw mong gumalaw. Amen? Pero ang Kristiyanong pinagpala mo, minamahal, napakasimple, bakit? Pinapalakpakan ng Diyos. Bakit? Diyos ang ating pinapalakpakan, hindi yung nakatayo. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ating ginagawa mga bagay na yan, nais na mahal na Panginoon, pagpalain ang bawat siya, mapakinggan lahat ang nais na mahal na Panginoon. Itong talatang ating nabasa, ang sabi niyan, minsan, sinugo si Moses sa mga tao para sabihin, iligtas sila. Sabi ni Moses, anong sasabihin kong pangalan ay na nagliligtas sa kanila na Diyos ay? Sabi ng mahal na Panginoon, sabi mo sila, I am that I am and save you. Amen. Yung I am that I am na word, mga minamahal, kumbaga mga minamahal, it is like a blank check. Ibig sabihin, lahat ng hinihingi nila, gamitin lang nila yung I am that I am na Diyos na nagpala sa kanila. Kaya nilang tanggapin anumang pangangailangan nila. Because we are reserved to receive God's provision of our needs. Lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, dumalangin ka. Amen. Sabihin mo yung pangangailangan mo. At sa pangalan ni Jesus, maniwala ka na tinanggap mo na. At lahat ng bagay ay kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo kung minsan, mga minamahal, nalilimit ang kakayahan ng Diyos dahil sa kung paano natin pinagtitiwala ng mahal na Panginoon. Ang kala natin, mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos ay sa pamamagitan ng pera lamang. Na kapag ikaw ay may 1 milyon, lahat ng bagay pwede mong bilhin at magagalak ka. Amen? Amen? Kaya kapag wala kang 1 milyon ngayon, malungkot na malungkot ka, sasabihin mo, hindi ako pinagpala. Amen? Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, aanhin mo ang 1 milyon kung mayroong Diyos ka naman na lahat ng gusto mong hilingin, kaya niyang ibigay. Amen? Ang 1 milyon mauubos. Ang Diyos hindi mauubos. Malaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang 1 milyon may limitasyon. Hindi ka pwedeng pagalingin yan ng yung cancer. Talagang may terminal cancer ka na. Sasabihin ng doktor, wala ka ng pag-asa. Pero ang Diyos, walang limitasyon. May kakayahan ng Diyos pagalingin anumang karamdaman meron ka. Amen? So ano ang aanhin mo? Anong gusto mo? Yung 1 milyon o Diyos na nagmamahal sa iyo? Amen? Amen? Kaya ang totoong pagpapala, hindi yung 1 milyon, kundi yung Diyos na mapagpala. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng tumanggap sa mahal na Panginoon, Jesus, ibigaw ng praise the Lord. Pag tinanggap mo ang Diyos, bakit ka nalulungkot ngayon?
Kung nasa iyo mahal na pwede ng Jesus, bakit parang ang bigat-bigat ng iyong paglilingkod? Amen? Because you do not believe what the Lord can do to you. Hindi ka naniniwala na yung ang Diyos na tanggap mo, mga minamahal, kayang ibigay lahat ng pangangailangan mo. But take note, mga minamahal. Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, dati-dati walang silbi ang kanyang buhay na pumasok maging isang Kristiyano. Pero ngayon, pinalago na ng mahal na Panginoon. Dati-dati ni bisikleta, hindi makabili. Pero ngayon, binagpala na ng mahal na Panginoon. Nagbibilang ng sasakyan. Dati-dati, mga minamahal, ang kanilang bahay, kubo. Pero ngayon, pinalago na ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Dati-dati, mga walang trabaho, walang tumatanggap sa kanila. Pero ngayon, pinigyan ng mahal na Panginoon. God can give you anything that you need. May kakayahan ang Diyos magbigay ng pangangailangan mo. Ang importante lang, maniwala ka na kaya kanyang pagpalain. Ang mahirap, kapag sasabihin mo sa isip mo, hindi ako kayang gawin ng bigyan ng Diyos ng trabaho. Amen. Hindi ako kayang bigyan ng Diyos ng kagalakan sa buhay. Amen. Pag yun ang limitasyon na nasa isip mo sa oras na ito, mga minamahal, hanggang doon nga talaga ang kayang gawin ng Diyos sa iyo. But, pag sinabing blank check, gamitin mo sa pangalan ni Jesus, anong pangangailangan meron ka, basta't ginaganap mong banal na kalooban ng Diyos, nagpupuri ka, gumaganap ka ng kalooban malapay noon, dumadalo ka Miyerkules, Biyernes, Linggo, nagbibigay ka ng kasapung bagay, tantog, sumusunod ka ng may sa kabanalan, ginaganap mo ng buong puso, meron man nakakakita sa iyong manggagawa o wala, lahat ng ginagawa mo, alam mong Diyos, nakakakita sa iyo, maniwala ka sa akin nung ginawa namin yan. Patuloy pa rin kaming nagtapat. Patuloy namin ginanap pa rin ang kalooban mahal na Panginoon with or without the eyes of people looking at us. Nakamtan namin ang pagpapala na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maraming Kristiyano hindi ready na matumanggap ng pagpapala. Pag tumanggap ng pagpapala, na totoo ng kanilang 100% attention doon sa pagpapala, nakakalimutan nila ang Diyos na nagpala. Amen? Amen? Ano nangyari? Mala Panginoon, wala akong pagkakitaan, bigyan mo akong pagkakitaan. Pinagpala. Binigyan ng kakakitaan, negosyo. Kaso, nung dumadami ng mga minamahal ang kanilang mga kliyente dahil pinagpapala, sasabi niya, hindi na muna ako dadalo ng Miyerkules. Kasi, magbibigay naman ako ng 10 bagay tandog ko eh. Pagdating ng Biyernes, mayroon akong transaction bukas. Hindi muna ako dadalo ng overnight. Amen? Pagdating ng Linggo, dahil dumadami na transaction, million-million na. Di bali, padala ko na lang yung aking 10 bagay tandog. Mga minamahal, ibinibigay ng Diyos ang pagpapala, hindi para tayo'y mawala sa paglilingkod. Ibinigay ang pagpapala, unang-una, ipinanalangin mo kasi. Sa panadalangin na ating ginagamit ng Malabang Listawal de Estrada, Almeda, ang ating mga beloved workers, tayo'y sinasama pa natin sa bawat panalangin, mga minamahal. Ano nangyari, mga minamahal? Nung ating natanggap ito, mga minamahal, nakalimutan natin na ito lang pala'y galing sa mahal na Panginoon. Nakakalimutan natin na lahat pala nito, mga minamahal, pwedeng mawala kung ating kalilimutan ng Diyos na nagpala. Kaya ang ilan, mga minamahal, nalalaman na lang nila na sila nagkamali nung nawala na yung pagpapala. Amen? Ito yun, mga minamahal. Anong gagawin ng mga minamahal para mayan ay masolve? Balik ka sa dati mong gawa. Ibalik mo yung unang pag-ibig mo. Ibalik mo yung unang paglilingkod mo. Hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Dapat mula sa iyong puso, isipan, ganapin mo yung una mong ginawa. At sasabihin ko sa inyo, mga minamahal, sabi ng talata, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit natin kailangan dumanas ng mga bagay na para ituwid tayo? Amen? Amen? Para tayo, mga minamahal, ay bigyan daan upang tayo muling bumalik sa dati nating gawin. Sapagat ayaw ng Diyos na yung kaniyang mga tao, tinawag na mga Kristiyano, kaniyang mga anak, mauwi lamang sa impyerno. Totoo yun, mga minamahal. Ayaw ng Diyos na ang kaniyang mga anak na pinagpala, mauwi lamang sa pagkapahamak. Nais ng mahal na Panginoon
tayo. Nasabi nga, tayo itinalaga sa kaligtasan, tayo itinalaga sa pagpapala, manatili ka sa paglilingkod. Amen? Ginagamit ang pagpapala para tumibay ang iyong paninindigan. Maniwala ka sa araw-araw na sa bawat pangailangan mo, God is just a prayer away. Ang Diyos ay isang panalangin lang kalayo. Kapag may pangailangan ka, may karamdaman ka, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako, nagsisi ako sa lahat ng akin akong pagkasala, ilihas mo ang ulo, ang katawan mo, karamdaman. Ang karamdaman, gagaling. Dahil makapangyarihan ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Pero sometimes, hindi natin napapansin, matigas na yung ating mga ulo. Parati tayong pinapangaralan, nandiyan ang tinig natin sa kaliwa, pasok sa labas sa kanan. Amen. Hindi natin pinapakinggan. Kala natin binubulan lang tayo. Amen. Eh, kung pambubulan gagawin natin dito, mami na, di tayo mananatili dito. Yung ikaw ay gutom, tapos ikaw ay ang init. Amen. Tapos nandito ka pa rin. Ba't tayo nandito? Dahil seryoso at totoo ang kaligtasan. Amen. Salvation is a matter of great importance, sabi ng malapastor. Ating basahin ito, mga minang Hosea, ang kabanata 2, talata 14 hanggang 15. Malapit na po tayo magtapos, mga minaman. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Hosea, kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 15. Ganito po siya sabi, kaya't narito, akin siyang hihikayatin at dadalhin siya sa ilang at pagsasalitaan ko siyang may pag-aliw at ibibigay ko sa kanya ang kanyang mga ubasan mula roon. At ang libis ng akor ay napinakapintuan ng pag-asa at siya'y sasagot doon gaya ng mga kaarawan ng kanyang kabataan at gaya ng araw na siya'y sumampa mula sa lupain ng Ehipto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinan niyo mga minamala. Gusto natin basahin ito sa English, please. Tinan niyo yung talatang yan, mga minamala. Sabi diyan, therefore, behold, I will allure her and bring her into the wilderness. Pag sinabing allure, mga minamahal, halika, anak, medyo tumitigas na yung ulo mo. Anak, medyo napupuro na yung pandinig mo. Yung preaching na preaching, di mo pinaniniwalaan. Sabi, magsikap ka, hindi ka na nakikinig. Sasabihin naman na, halika nga. Sasamahan ka niya, mga minamahal, ilalagay ka niya doon sa tinatawag nating wilderness. Ilang, ang tawag natin dyan sa tutumbuhay, yung mga pagsubok sa buhay. Ang wilderness, wala kang masumpungan doon, kundi ni tubig, wala. Puro mapabangis na hayop ang nandoon. Amen. Maring ikaw yung mapahamak. Pagdating ng summer, tirik ang araw, mainit. Pagdating ng gabi, malamig. Amen. Talagang very prone ka na ikaw ay mapahamak doon at talagang mararamdaman mo lahat na magsakit sa buhay. And that is what we call wilderness. Pagsubok sa buhay. Amen. Bakit kinakailangan tayong dalhin doon? Dahil matigas na ang ulo mo. Despite pinangungusapan ka na magpakainit, hindi ka na nakikinig. Despite sinabi sa iyo, huwag kang matulog ngayon, inaantok ka pa rin. Dahil hindi mo pinapahalagan ang salitang napapakinggan mo. Amen? Amen? So anong gagawin mga minamahal? I will allure her and bring her into the wilderness and speak comfortably unto her. Habang nandun tayo sa pagsubok, mga minamahal, hindi tayo sisigawan ng Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Habang nandun tayo sa pagsubok, mga minamahal, hindi sasabihin ng Diyos, antikas kasi ng ulo mo, madadana pala mo dyan, dyan ka dapat dyan. Hindi ganoon ang mahal na Panginoon. Habang ikaw ay nandun sa pagsubok, ipaparamdam ng Diyos ang kanyang muling pagkalinga sa iyo. Ipaparamdam niya muli ang kanyang pagpapala sa iyo. Ipaparamdam niya muli, mga minamahal, yung Diyos na iniiwanan mo. Ito yung nawawala sa iyo kapag iiwanan mo ko. Amen? Mawawala kapag iniwanan mo ang Diyos, mawawala pagpapala mo. Pag iniwanan mo, malapay nun, mawawala ang kapayapaan. Pag iniwanan mo ang Diyos, hindi ka na makagalak, problematic ka na. Gusto mo ba yun? Amen? Ganun ang sasabihin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ipapaalala niya ang bagay na dahilan kung bakit kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. That is the reason kung bakit mayroon tinatawag na wilderness, pagsubok sa buhay. Amen? Isipin mo na lang, kapag ikaw ay lumayo sa Diyos, sino ang sasalo sa iyo? Amen? Sino magpapagaling ng karamdaman mo?
Sino magbibigay sa iyo ng pagpapala araw-araw? Sino mag-iingat sa iyo? Amen? Kaya sabi niya, I will speak to her comfortably. Ipaparamdam niya ang kanyang pagmamahal. And I will give her her vineyards from thence. And the valley of Achor for a door of hope. Tinan niyo ha, basahin niyo yung valley of Achor. Yung valley of Achor, yan sa gitna ng pagsubok, mga minamahal, maglalagay siya ng pintuan. Amen? Lahat po muna'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Na anytime, pwede kang lumabas doon at makakalabas ka na doon sa pagsubok na kinaruroonan mo. Ang sabi diyan, the door of hope. Amen. Nakita yung salita? Sabi ng talata, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Siya rin ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para malagpasan mo ang anumang pagsubok na iyong dinaranas. Yan yung valley of Achor, the door of hope. Anytime, kaya kayo nilagay ng Diyos sa pagsubok para gisingin ka na kailangan mo ang Diyos. Huwag mong layuan ang mahal na Panginoon. Huwag mong iwanan. Huwag mong i-just ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos sa iyo, mapapahamak ka. Wala kang makakapitan. Kapag natuto na tayo, pwede kang lumabas anytime through the valley of Achor. Amen? Door of hope. Kapag lumabas ka na doon, muli mong tatanggapin ang pagpapala na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Ang sabi niyan, sa aklat ng Isaiah, kindly, aklat ng Isaiah, kabanatay 60, talatay 1 hanggang 2. Last 3 verses. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanatay 60, talatay 1 hanggang 2. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, we cannot avoid all the sometimes mga salot na darating sa mundong ito. Amen? Daily. Kaya nakita nyo mga minamahal, nakikidwell tayo doon sa mga masasama loob. Amen? Amen? Na kapag nagkulang tayo ng panalangin mga minamahal, ang ilan tinatangkang i-rape, ang ilan tinatangkang holdapin, ang ilan tinatangka silang pagnakawan because we dwell in a crowd of wolves. Amen. Para tayong tupa sa gitna ng napakaraming lobo. Amen? So, anong kailangan mga minamahal? The promise of God is nandoon parati ang pag-iingat ng Diyos araw-araw. Amen? Hindi ka iiwanan doon na mag-isa mo lang. Kaya kapag tayo po mga minamahal ay nakita nyo bakit kailangan ang mga anak natin idalo natin sa banal na gawain. Dahil kapag ang anak natin pinalabas natin at siya mag-aral sa labas, kanyang kasama ang mga iba't ibang mga tao, hindi handa, hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos, malaki ang tsansa na sila po mapariwara. Maging drug addict, maging masamang loob. Amen? Sila po mga minamahal mapapasama kapag hindi mo ipinakanig o itinanim sa kanilang puso ang salita ng ating mahal na Panginoon. Pag hindi mo tinuro sa kanila na kinakailangan magpuri sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag hindi mo tinuro sa kanila na dapat katakutan nila ang magkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang gagawin ng bata, magiging at lost siya. Amen? Amen? Pero sabi ng mahal na Panginoon, kapag nalaman natin ang salita, nandyan sa ating puso yan. Hindi man natin sila nakikita pag sila'y lumabas. Yung salita ng Diyos ang magsasabi sa kanila, huwag mong gawin yan, anak. Ang salita ng Diyos ang magsasabi, dapat ganitong gawin mo. Ang ilan, madaling araw, bakit nagigising? Bakit parang ang isip mo parang nagpupuri na kagigising mo lang? Ang tawag doon mga minamahal, worshiping spirit.
Pagkagising mo lang, nasubukan niyo yung mga minamahal, pagising mo sa madaling araw, para kang ang dami-dami mo ng kinakanta, nagpupuri ka na, kagigising mo lang. Amen? Ang espiritu mo, bagamat ang katawan mo panlupa ay tulog, ang espiritu mo, gising, nagpupuri na sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Bakit? Because we are reserved to salvation. Ang ating pagkatawan sometimes mahina, pagod na tayo, pero ang ating espiritu tuloy-tuloy ang kanyang ginagawang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil tayo ay pinili, nireserve na ng ating mahal na Panginoon. Meron tayong mga tinatawag na mga problema. Amen? Meron tayong mga pagsubok sa buhay. But, ang sabi ng talatang ating nabasa, arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth. Lahat ng mga kasamaan, nangalat sa buong mundo. Sabi niya, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Klabe, mga minamahal! Sa gitna ng napakadilim at napakagulong mundo, mangingibabaw ang liwanag ng isang tunay na anak ng Diyos. Palakpakan mo tayo ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak iyan, mga minamahal. Amen! Ang ilang maraming tao ngayon, mga minamahal, sila po mga minamahal, naka-sleepless, ako ngayon mainit, hubad. Pero ang isang Kristiyano, balot na balot, bagamat pinapawisan. Amen? Bakit? Nangingibabaw ang pagtupad mo sa utos ng mahal na Panginoon. Bagamat ikaw ay gutom na gutom, ang lang gustong-gusto, mamahinga, ikaw nandito, mga minamahal. Amen? Bakit? Nangingibabaw ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, the light of the Lord will shine upon you. Makikita nila ang pagkakaiba ng isang tunay na anak ng Diyos at ng mga Kristiyanuhan. Amen? Mayroong mga Kristiyanuhan, mga minamahal. Amen? At mayroong totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, sila yung iaangat ng Diyos pagdating ng tinatawag nating rapture of the church. Amen? Siguraduhin ang bawat isa na tayo lahat ay totoong Kristiyano. Dahil kung sa oras na ito'y ikaw ay Kristiyanuhan, makikita mo, umaangat na silang lahat. Matindi. Ba't ayaw? Amen? Bakit? Saka tayo magsisisi, mga minamahal. Tandaan nyo, the time will come like a twink of an eye. Ganyan, no? Ganun. Wala na yung katabi mo na totoong Kristiyano. Yung mga palamig-lamig na Kristiyano, hindi nakikinig na Kristiyano, akala mo alam na nila lahat? Halala! But the Lord keeps on giving us warning. Binibigyan tayo lahat ng mga warning na kinakailangan magpakainit ka. Kailangan switoin mo ang iyong sarili. Kailangan siguraduhin mong mainit ka na naglilingkod. Dahil kapag hindi tayo sisituin nyo ang ating mga sarili, mga minamahal, malalaman mo na lang later, ikaw na nagmamayari ng pastoral na ito dahil ikaw lang ang naiwan. Amen? Ikaw lang mag-aari ng mga tahanan ng mga totoong Kristiyano dahil na-rapture na sila. Amen? Pero anong mangyayari sa'yo kapag ikaw ay naiwan? Sabi ng talata, doon darating ang matinding pagsisisi. Sana naniwala na ako. Sana nagpakainit na ako. Sana hindi na ako nagpahayahayay sa paglilingkod ko. Sana inuna ko na ang kalooban ng Diyos at hindi yung sama ng loob ko. Amen? Dahil totoo ang paglilingkod sa Diyos, dapat ganapin ngayon. Huwag nating ipagpabukas. Amen? Dahil kapag ginawa natin yan, mga minamahal, darating ang pagsisisi. Yung aking pinuntahan sa Germany, grabe ang technology na paparating. In the year 2026, according to them, more than 3 million Filipino people ay mawawala ng trabaho because of the infusion of technology. Artificial intelligence, data analytics ang pinag-uusapan, robotics ang pinag-uusapan natin dito. Grabe, mga minamahal,
Amen? At kapag hindi, ito'y mga minamalang sinasabi ng tanda. Kami kanina pinag-usapan, anong tanda? Yung maniwala ka 2,000 years ago, bakit na-predict na magkakaroon ng matinding init sa sanlibutan? Masusunog ang mundong ito kung hindi totoo ang salita na mahal na Panginoon. Ha? See? Ibig sabihin, mga minamahal, totoo ang salita ng Diyos. Eh bakit ngayon nagpapahayahayahay ka? Bakit ngayon hindi mo pinapansin ang salita ng mahal na Panginoon? Bakit ngayon parang akala mo nagbibiruan lang tayo dito? Amen? Amen! Kung hindi totoo ang Diyos, mga minamahal, ibig sabihin, hindi tayo dapat nagkikita-kita dito. Pero totoo ang Diyos. Pero kung totoo ang Diyos, totoo rin ang impyerno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, siguraduhin mo sa sarili mo na 100% ikaw ay totoong anak ng Diyos. Paano gagawin yan? Paano malaman yan? From time to time, nalalaman mo at nararamdaman mo ang pagkilos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Priority mo parati ang paglilingkod. Kinauuhawan mo ang salita ng mahal na Panginoon. Kung ngayon kinababagutan mo ang salita ng Diyos, magpakainit ka, kapatid. Kung ngayon ikaw ay akala mo, ay, ayan, sobra na yan, mahaba na yan. Amen? Pero kapag ikaw ay nasa telenovela, maski na 8 araw, tinatapos mo, hindi ka nababagot. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, tignan mo, balikan mo ang iyong buhay na paglilingkod. Dahil kapag dinatnan ka ng Diyos na ganyan ang gagawin mong paglilingkod, maniwala ka sa akin. Hindi natin pwedeng dayain ang mahal na Panginoon. Yung trip na yon, yung rapture of the church na yan, isa lang beses yan mangyayari, mga minamahal. Hindi natin alam kung kailan. Umaga, tanghali, gabi, no one knows the time. Kaya sabi ng Biblia parati, magpakahanda ang bawat isa. Amen. Amen. Lahat ng gustong pagpalain ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. This is the breakthrough, mga minamahal. Ang kailangan mo lang gawin, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, na naglilingkod, meron tayong pangangailangan, mga taong hindi mo kilala, sila magbibigay sa iyo ng pagpapala. Ating basahin, last 2 verses, Kawikaan, Kabanatay 13, Talatay 22. Amen. From the book of Proverbs, chapter 13, verse 22. Beloved instrumentalist, please. Amen. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, ang Kabanatay 13, ang Talatay 22. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tinan niyo, mga minamahala. Sa English, sabi diyan. Sabi diyan, a good man. Sige, Tagalog na lang muna si Rin. Tagalog. Praise the Lord. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Lahat ng mabubuting Kristiyano, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi na, ibig sabihin, pag ikaw ay mag-iiwan ng mana, ibig sabihin, meron kang ipapamana kasi pinagpala ka. Amen? At ang kayamanan ng makasalanan, yung mga tao hindi naglilingkod, meron silang kayamanan, ha? Ay nalalagay na ukol sa matuwid. Yung kanilang mga kayamanan, hindi nila maintindihan. Ba't kailangan kong ibigay ito kay Brother Joven? Bakit kailangan kong ibigay ito kay Sister? Bakit kinakailangan bigyan ko ito ng pagpapala itong Kristiyanong ito? Hindi naman ako naglilingkod, pero bakit kailangan ko siyang bigyan ng tulong? Dahil, ang sabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay anak ng Diyos, mga taong hindi mo kilala, sila ang gagamitin niya para ikaw ay pagpalain. Malakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Alam po niyo, mga minamahal, nangyari na yan dito sa Biblia, according to Exodus, kindly. Sabi diyan, Exodus Kabanatay 12, Talatay 35 hanggang 36, last verse. Aklat ng Exodus 12, 35 hanggang 36. Amen. Aklat po ng Exodus Kabanatay 12, Talatay 35 hanggang 36. Amen. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moses
At sila'y humingin sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit at pinabiyayaan ng Panginoon ng bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Ano pat ibinigay sa kanila anumang hingin nila at kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Brother, paano gagawin ko yan? Sinasabi mo, mga taong di ko kilala, mga makasalanan, magbibigay ng pagpapala sa'yo. Paano gagawin ko? Hindi ikaw ang gagawa. Amen? Oh, talaga. And the children of Israel did according to the word of Moses. Kapag nakikinig ka sa mga mangaral, nakikinig ka sa mga pastor, nakikinig ka sa mga kapwa mo Kristiyano, banal na salitang pinag-uusap at ginaganap, hindi lang pakinig, kundi ginaganap, they borrowed of the Egyptians jewels of silver. Mga Egyptian na talagang galit na galit sa mga Udyo, pahingi. Pahingi ng mga ano, pera mo, pahingi ng alahas mo. Ha? Sabi niyan, of gold, jewels of gold and raiment, maging sa mga pananabit. Mantagi mo yan, ha? Mga galit na galit ang mga taga-Egyptian sa kanila, pero nagagawa nilang hingin. Bakit? Paano nagagawa? Sabi niyan, take note. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptian. Sino palang gumawa ng nagpakilos na ang mga taong hindi mo kilala magbibigay sa mga hinihingi mo? Not you. It is the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Bayno. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Ang gawin mo lang, ganapin ang salita ng Diyos. Magpakainit, siguraduhin parating nararamdaman ng banal na presensya. Sapagkat ang banal na presensya, the Holy Spirit, yun ang tatak natin, mga tunay na anak ng Diyos. Kapag hindi mo na nararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, magpakainit ka at gagawin mo lahat na makakaya mo para bumalik ang iyong kainitan sa paglilingkod. Dahil ang kawawa, hindi ikaw. Pati mga taong kasama na yan, lahat kayo, mapapahamak. Pero kapag ikaw ay magpakainit, yung mga taong kakausapin mo, pagpapalain din ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi niyan, so that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptians. Ibibigay ng taong hindi mo kilala ang mga bagay na kanya dahil sila'y hinipo ng mahal na Panginoon. We are destined, we are preserved to be blessed by our living God. Ang kailangan lang, manatili ka sa kanyang piling. Huwag kang lalabas. Dahil pag lumabas ka, magiging out of area of responsibility ka. Hihintayin ng Diyos ang iyong pagbabalik. Pag bumalik ka uli, doon mo uli, mababalik sa iyo uli ang iyong mga pangailangan ipuprovide ng ating mahal na Panginoon. Tuloy tayo po natin tumayo. Awitan natin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat po, Ama. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, hallelujah, hallelujah. Ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok pa'y nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking gitising hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah, hallelujah. Even hallelujah, praise the Lord. Ang buhay kong ito
ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwanay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo. Hallelujah, hallelujah. At iyong alalaya ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ba'y nasa akin? Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Puso ko'y umihigpi sa dalampati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You worship with us, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We thank you so much, Lord God. Gusto ko yung bibi sa dalampati. Binamahal, hindi ko alam kung anong dinaranas ng bawat isa sa oras na ito. Sabi nga, bawat isa'y may problema. Bawat isa'y may pasanin sa buhay. Pero sinasabi pa natin na mahal na Panginoon, we are reserved to be blessed. Tayo ay inihanda ng Diyos para pagpalay. Kung minsan tayo nawawala, dahilan kung bakit dinaranas natin ang mga bagay nito. Pero sabi ng Biblia, habang ikaw ay nakakapit sa Diyos, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Sing from the bottom of your heart. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pag-ako mo'y lagi ako inaasahan ka namin, Diyos, sa aming buhay. Puso ko'y humihigpi sa dalampati at sakit. Ito'y atin. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pag-ako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihindi sa dalamhati. Let us pray. Tayo lahat ito manangin mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mambanda sa iyong pangalan na aming pinakamamalapit na Jesus. Narito yung mga anak. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Talastas mo ang bawat nilalaman ng aming puso't isipan. Lahat na meron kami, alam ng iyong mga mata. Kung nakikita mo sa oras na ito ang aming mga kapatid na nalulupaypay, huwag mong pababayaan. Ibalik mo ang kainitan. Aming napag-aralan na lahat ng bagay na aming ginagawa, hindi na pangyayari kundi sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Sa iyo lang kami umaas. Sa iyo lang kami naghihintay na mapapapalay pagkakaloob sa amin. Bigyan mo kami ng kalakasan na makapagpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo kami. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggang.
makasama kayo sa piling dyan sa kalagitan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Habang ang ating po mga minamahal ng mga bisita, mamaya patatanggapin natin mga minamahal, tayo muna dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos na banal sa iyong pangalan namin, pinagamamal na pwede ang Jesus. Ayos sa salita kapag aming marandaan sa itong Espiritu, kami magkapayang palayas nila at nagawa ng kaaway. Source sa pandalangin na aming ginagamit ng Mabanglis David Estrada Almeda, aming sinasaway, lahat ng demonyo makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, mga lahat ng gawa ng kaaway, COVID-19, panggababig sa iglesia, panulupay-pay, kasaut, 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 in Jesus' name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, kasaut, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal, at the top of our voices, let us shout, 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen, hallelujah, hallelujah. Walang magbibiro mga minamahal, lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mga Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen, praise the Lord. At sa ating mga minamahal ng mga bisita, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Amen. Unang-una ay pananampalataya. Kailangan manampalataya tayo sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Kailangan magsisi. Sa ating beloved viewers, huwag kayong atras, huwag kang titigil. Magsisi. Kailangan pagdaman magsisiyan natin lahat ng kasalanan. Sabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay nagagawa ng kasalanan sa paramahal ng Panginoon. Ngunit sabi ng Biblia, mga once na tayo nagsisi, pinapatawad tayo ng ating Diyos na buhay. Pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang bautismo sa tubig, mga ganapin sa ikapapatawad ng ating kasalanan, tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Pangapat, yung bautismo sa Espiritu Santo. Huwag gagayagayain. Amen. Ito'y Espiritu at banal, mga minamahal. Amen. At yung mga nanginginig, gagawin, ganapin na yan ng mahal na Panginoon. Ang kailangan mong gawin mo tatlo. Mananampalataya, magsisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-apat sa mahal na Panginoon na yan. Sa oras na ito, mga minamahal, sa ating mga beloved viewers, ating mga bisita sa oras na ito, kung nandito kayo ngayon, first time lamang yung kayo tumayo, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin nyo rin mga minamahal, habang ating makipagkay sa lahat ng ating mga minamahal kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng aking sasabihin, sabihin nyo, ito'y panalangin ng pagtanggap. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Gawin mo kang tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Aming pinakamamalapay ng Jesus, narito ang iyong mga anak, tumanggap sa iyo, mga Panginoon, tumugon sa iyong panawagan. Ano man na dahilan na kanilang paglapit sa iyo, kawin, tumugon sa iyo, mga kaparaan, mga Panginoon, walang bagay na nalingid sa iyo, walang bagay na mahirap sa iyo, mga Panginoon. Isulat mo na kanilang pangalan sa kanilang buhay, sa kalangitan, patawarin sila sa kanilang maraming pagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan, nawa hindi una at huli ito ng kanilang paglingkod, simula pa lamang naway ito, mga Panginoon, at kasi sila aming makasama hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalaim mo kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa pandalangin na aming ginagamit. Mayroon mabang isa with Estrada Almeda. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa mga gusto magpabautismo, mga minamahal, mamaya, mayroon po tayong bautismo after na ating pong banal na gawain at tayo po mga minamahal lubos sa pagpalain ng ating Diyos na buhay. Pumalakpak po muna lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. At dyan na po natapos ang ating pong pag-aaral salita ng Diyos. Narito na po ang ating pong mga announcement, ating beloved brother Alvin, para po sa ating pong mga announcement. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Perer,
At maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, sa kanyang banal na salita na atin pong napag-aralan, napakinggan sa araw nito. Palakpakan po muli natin ang malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At tayo tuloy-tuloy na po sa ating pong announcement, mga minamahal, amen. Sa ating pong mga minamahal na mga baguhan, amen. Magpatuloy po tayo, mga minamahal, amen, sa pagdalo, amen, sa regular na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, upang yung ating pananampalataya, mga minamahal, ito po ay madagdagan, amen, sapagkat ang pananampalataya, ito po ay dumarating, amen, sa patuloy na patuloy pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, alauna hanggang alas 5:30 ng hapon, amen. At sa tuwing araw ng Biyernes, ating pong Friday Overnight Worship, kahit magsisimula ng alas 9 ng gabi at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon matatapos. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag. Araw po yun ang Martes, mga minamahal, amen, Tamundong Residence, alas 3 hanggang alas 5 po yan ng hapon, mga minamahal, amen. 10 piso, 5 piso ating idaan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Amen. Manood po tayo ng ating programa, PTV 8 o PTV 4, mga minamahal. Amen. Araw po ng Sabado, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw po, mga minamahal. Amen. At meron po tayong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal. Amen. Sa mga nais magpa-lay hands, manalangin na po tayo sa ating kinaupuan at lumapit sa harapan. Anda po namin kayong paglingkuran. Ating i-share, mga minamahal, at i-follow yung ating pong Facebook live streaming. Amen. At mag-subscribe po tayo sa ating pong YouTube channel, mga minamahal. Amen. Ang ating pong YouTube channel and Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Amen. At mag-follow up po tayo, mga minamahal. I-follow up po natin yung ating mga minamahal, mga kapatid na hindi na po natin nakakasama. Amen. Sa paglilingkod. Amen. Namimiss na rin po sila ng ating pong pinakamamahal na Pensus. At ang kabilin-bilinan po ng ating pong darling beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Kung nais nating makatiyak, amen, ng buhay na walang gan sa piling ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po. At kung wala na po nakalimutan, praise the Lord, tayo na po tumayo, mga minamahal, amen. At tayo na po, mga minamahal, ay magpasalamat sa ating pong pinakamamalapeng Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, amen, ng ating pong pinakamamalapeng Jesus.